My hypothalamus is telling me that I like you. Baka nga, mahal na kita. Sorry, look. Hindi ko kayang traitor rin si Zoe. Sorry kung nagtaso ko ng boses. I'm a work in progress. I trust you. Buong-buong tiwala ko sa'yo. Alam ko hindi mo magagawa yan. Paano kung magkaroon ka ng dahilan para awayin ulit ako? Kasi dati nga, wala akong ginagawa, naaway mo ko eh. Ano ka ba? Napaka-overthinker mo. Alam mo, sa atin dalawa, baka ako pa ngayon may gawin sa'yo eh. Di ba? Ex-mandita ako. Anong binigay mo kay Luke? Ay, may pinibili lang siya sa status ko. Eh, okay pa naman yung status niya. Actually, hindi raw para sa kanya. Anong bagong status ko? Yung bigay ni Doc Luke! Birthday gift niya ba yun sa'yo? Ikaw pala yung binigyan ni Luke ng status ko? Bakit kanya binigyan? Ano ba rin sa inyo? Hindi, kasi gift talaga para sa'yo ni Doc Antonio. Kaso nagdalawang isip siya eh, kasi baka mamaya daw galit ka daw sa kanya. Kaya pinatabi niya muna sa'kin, di ba, Doc? I was just waiting for the right time to give it to you. Nagkakamabutihan ba kayo ni Doc Luke? Hindi, no. Magkaibigan lang kami. Pero may gusto siya sa'yo. Sabi niya eh. Eh, ikaw, Doc. Nagkakagusto ka ba ulit kay Doc Luke? Hindi, no. Swak na swak kayo nung apo ko. Naku po, Lola. Kaibigan lang po kami ni Annalyn. Yayain mo na kasing makipag-date. Naku, di sasama yun. Kakawa ko ng paraan. Sabihin mo kung saan mo gusto mag-date at ako nang bahala. Hello, Lola? Opo, wala po akong duty mamaya. Uwe? Talaga, lilibre niyo po ako sa Casa Madrideos? Eh, di ba ang mahal po doon? Pero masarap daw po doon, di ba? Totoo po yan, Lola. Ah, sige po, see you later. Love you! Mars! May narinig ako! I love you! Dok, ha? Sino yun? Dok, ha? Sinong ka-date mo? Lola ko yun! Wala! Lola! Lola na ba ang bagong codename sa ka-date? Lola ko nga yun! Lola? Sana all may date! Nakangabaritas talaga kayo na Apex, no? Ang hala ko naman kami doon. Defensive! Sige! Bahay na lang sa Lola mo! Doc, si Doc Santos po. Doc, tawag niyo daw po ako. Yes. Malapit na daw ang birthday mo. Paano niyo po nalaman yun? May kalendaryo ako ng lahat ng birthdays dito sa mga empleyado. May plano ka na ba? Magpa-party ka ba? Hindi po, Doc. Kakain lang po kami ni Nanay sa labas, parang dati lang po. Hindi ka nagdebut? Eh, wala po kasing budget, Doc eh. Pero okay lang po. Masaya naman po kami ni Nanay kahit kain-kain lang po sa labas. Hindi ka man lang nakita ng tatay mo nagdebut. Pero, pwede pa naman. Gusto mo i-sponsor ko yung party mo? Doc, hindi na po nakakahiya naman po. Tsaka baka mamaya po, maging issue pa po sa ibang tao po sa Apex. Pero thank you po, Doc. Naisip niyo po yun. Sige. Excuse lang, ha? Hello? Obeng. Natanggap mo ba yung pinadala ko? Obeng, alam kong natanggap mo. Pumunta ka, ha? Busy ako. Dok, okay lang po ba kayo? Yeah. Una na po ako, Dok, ha? Sige po. Hello?
Yes po, I'm just confirming my reservation later for 2 at 8 p.m. Yes po. Thank you. Hmm, bango ah. Pogi natin, Doc ah. May date ka, Doc? Taka-Apex ba yan? Si Zoe pala. Nagkabalikan na ba kayo, Doc? Wala. Hey, Dr. Tanyag. Hi! Mukhang good mood ka today, ah. Siyempre, binigyan ako ng stethoscope ni Lou. Kakaya nga, pinagbintangan ko pa si Annelie. Pero what's important is, iniisip pa rin ako ni Lou. I'm sure gusto niya pa makipagbalikan sa akin. Kaso, nahiya siya dahil sa pride niya. Kayo talaga mga lalaki, oh. Enjoy sa date niyo ni Lou, ah. What date? Oh. Di ba may date kayo ni Dr. Antonio sa Casa Madrideos? May ka-date si Luke? What are you talking about? Di kasi nakita ko siya kanina, nag-aayos tsaka nag-perfume. Ah, oo nga pala, nasabi niya sa akin may meeting daw sila. Kalimutan ko, pasensya na Doc ah. Paano? Hello, Zoe? Hello, Annalyn. May ka-date si Luke ngayon. Ano? Paano naman nangyari yun? Aba, ewan ko. Pakakating-kating na yung new girl niya. Malambing yun. Akala ko pa naman may chance ulit kami ni Luke. Zoe, sure ka ba dyan? Oo, sinabi sa akin ni Doc Prado. Parang imposible naman. Wala naman akong nakikita ng ibang kasama si Doc Luke na babae. Baka mamaya nagkamali lang si Doc Ken. No. Ay naku, humanda talaga sa akin yung babae yan pag nakilala ko siya. Zoe, kumalma ka lang. Baka mamaya nagkakamali ka lang talaga. Hindi pwedeng may ibang date si Doc Luke. Zoe? Haling Susan, mauna na po ako. Oh, okay. Kayo po? Dito na lang ako. Sigurado po kayo? Okay lang ako. Okay po, salamat po. Ingat po kayo. Oo. Hello, Lola? Oh, apo! Nasa restaurant ka na ba? Oh, malapit na po. Eh, kayo po. Nasaan na po kayo? Ay, papunta na rin ako dyan. Ngayon, kung mauuna ka, pumasok ka na sa loob, ha? Ang reservation natin, nasa pangalan mo. Hindi po, Lola. Hintayin na po kita. Wag! Wag! Ano, pumasok ka sa loob! Kasi, baka ibigay sa iba yung lamesa natin. Hintayin mo na lang ako sa loob, ha? Oh, sige. Ha? Okay. Enjoy! Enjoy? Eh, wala ka pa nga po dito eh. Mag-e-enjoy tayo. Ha? Sige, bye-bye! Hello, ma'am. Good evening po. Ready to order po? Hindi po muna. Hintayin ko lang po. May kasama po kasi ako eh. Ah, alright po. Thank you po. Have a good time po. Annalyn? Look! Para sa'yo? Hindi. Anong ginagawa mo dito? May I sit? I'll explain everything to you. Anong ginagawa mo dito? Kinontsabo ko yung Lola Susan mo. Ano? I know it's wrong. Hindi ko kasi alam kung paano kita i-invite. Kasi nga hindi pwede.
Alam mo naman yung sitwasyon, di ba? Wala naman masama sa ginagawa natin, di ba? We're just two friends going to have dinner. Wala ka ba talagang pakisa pwede mangyari? Palibhasa, hindi naman kasi ikaw yung aawayin eh. Palibhasa, hindi ko yung magugulo yung buhay. Nagulo na yung buhay ko nung nagka-feelings ako para sa'yo. Tigilan mo na ako, Luke. Annalyn, kahit ngayon lang, samahan mo ako. Let's have dinner, just like the old times, as friends. Luke, hindi mo ba naiintindihan? Hindi na natin mababalik yung dati. I know, and I understand. Kasalanan ko yun. Pero please, don't cut me out of your life. May pinagsamahan tayo. Annalyn, please. Everyone's looking at us. Finally, malalaman ko na kung sino yung pinagpalit sa akin. Ba't ba nandito ka na naman, ha, Regan? Wala ka bang trabaho? Oo nga. Siyempre, tapos na. Papasok na ako sa klase. Dumaan lang ako dito kasi... Sisilay ka kay Doktora Annalyn, ganun. Ako siyempre para inspired. Expired ka mo kasi... kasi, but... sorry to burst your bubble, yeah. Regan. Wala na si Doc, umalis na siya. I'm sorry, Regan. Umuwi na siya? Hindi pa. May date sila ng lola niya dun sa ano? Dun sa casa. Casa yun? Teka lang, may binanggit siya bago siya umalis kanina. Casa Madridejos. Yun. Sabi niya. Yeah, kasa. Okay nga eh, no? Para magka-bonding siya ng lola niya. Masya, Regan. Gogora na kami. Gusto mo sabay ka na sa amin. Tara na. Ay, hindi. Mamaya na ako. Baka kasi bumalik si Doc eh. Ay, sato ko siya! Huli na lang umaasa pa. Masado ka siya, pao ka ba? Sige na, bye-bye! Chang Susan? Bato kayo andito? Akala ko may date kayo ni Doc Annalyn. Ano, Chang? Sinetap niyo si Annalyn kay Doc Luke? Chang naman, bakit mo namang ginawa yun? Ay naku, Chang, pag-uwi ko ng bahay, mag-uusap po tayo, ha? Sige ho. Lynette, may gusto ba yung Doc Luke na yan kay Annalyn? Pero teka, di ba jowa ni Zoe si Doc Luke? Nako, paktay. Away na naman niya. Eh, ang sabi ni Chang Susan, break na daw yung dalawa nung bumalik daw dito si Zoe. Oh, yun naman pala eh. Break na eh. Pwede na yan. Cromwell, hindi pa rin. Eh, bakit hindi? Eh, tigan mo ha. Binata to si Luke. Dalaga naman to si Annalyn. Oh, pwede. Ano yan? Ito ang sama mo talaga. Alam mo, bakit hindi mo nagigets? Ang hinahina mo. Siyempre naman, Cromwell, hindi magandang tingnan. Ano yung lang sasabihin ni Zoe? Oh. Lalo pa ha. Si Doc Luke yung nakapag-break sa kanya. Oh. Malinan, kailangan ko sabi niya si Annalyn, ha? Kapag nalaman niya ni Zoe, makawain na naman niya si Annalyn. Kailan naman tahimik na yung buhay ng anak ko sa Apex? Sabi ko kung nasa Chang Susan, ha? Alam kong iniisip mo si Zoe. Pero hindi niya to malalaman. It's just you, me, and Aling Susan. Pero, magsisinungalin tayo kay Zoe. Magiging unfair tayo sa kaibigan natin. Tama ka. I'm being unfair to the both of you. Lalo na sa'yo. I'm sorry kung nagka-feelings ako para sa'yo. I'm sorry if I bothered you or made you feel uncomfortable. I guess the only thing left to do is accept the fact na wala na akong chance sa'yo. Tama yan. Buti naman. Pwede bang kalimutan na lang natin yung mga nangyari? Yung mga ginawa ko, yung mga sinabi ko?
friends? Zoe. Ba't di sumasagot to si Annalyn? Oh, ba't di mo sinagot? Kasi nga ayoko magsinungaling sa kanya, di ba? Ako din. Kaya nga nakipaghiwalay ako sa kanya, di ba? Ba't kasi hindi niyo subukan ulit? Kasi nga, may iba na akong gusto. Akala ko ba friends lang? Di ba nga dati tingin mo sa akin parang kapatid mo lang ako? I know. I thought I cared about you like a sister. Pero nag-develop. Annalyn, hindi ka mahirap magustuhan. You're responsible, hardworking, masarap kasama, mabait sa mga patients, but most especially, nandun ka nung kailangan ko ng kasama. Pero Dok, hindi nga po pwede, di ba? Believe me, sinubukan kong pigilan. Pero hindi naman overnight nag-develop feelings ko para sa'yo. You can't force who you're going to like. And you can't also force who you're going to love. Di ba dati, crush mo ako? Ang gulo ng tadhana, no? Dati, yung may gusto sa'yo, gusto mo na ngayon, pero ayaw na sa'yo. Alam mo, Doklo, hindi ko alam bakit na-fall out of love ka kay Zoe. Pero sana naman nakikita mo na nagbago na siya. Ang laki ng pinagbago niya at dahil sa'yo yun. Zoe is lucky to have you as a friend and attorney. Talaga. Damgo Plaza, Manila. Sikat to sa Cebu, ah. Ba't ka raw niya inimbitan? Para ipagmamalaki niya sa akin na magaling siya. Hindi naman siguro. Ganun yun. Feeling kasi niya siya ang pinakamagaling. Mayabang siya. Lalo na ngayon. Dahil sa negosyo niya. Baka naman nagbago na. Hindi mo pa ba siya napapatawad? Ikaw nga tong laging nagle-lecture about forgiveness. Napatawad ko na siya. Kahit na hindi siya humingi ng tawad sa akin. Pero it doesn't mean na kailangan kami mag-reconnect. Lalo na after all these years. Para saan pa? Kaya nga, puntahan mo para malaman mo. After all, he's still your father. Oh, ano order mo? Actually, masarap dito yung... yung tempura nila eh. Baka kasi natatry dito eh. Masarap yun. Time promise. Yun yung pinaka-favorite ko dito. Oh, excuse me. I have to take this. Hello, Doc? Excuse me, Ma'am. May reservation kayo under Luke Antonio? Okay, Ma'am. Let me check first. Ma'am, wala akong reservation si Luke Antonio. Sinungaling. Ay, ma'am, wala po kayong reservation. Bawal po kayong pumasok. Annalyn? Zoe?
Ikaw ang date ni Luke? Zoe? Zoe! Mag-usap tayo. Ikaw ba ang kadate mo? Ano? Answer me! Dok Annalyn! Sana nalita ko. Ay, Dok. Dito kayo. Ikaw ang kadate ni Annalyn? Oo, Dok. Birthday treat ko sa kanya. I don't believe you. Mamahalin niyang restaurant na yan. Paano mo ma-afford yan? Tsaka, di ba, nasisante ka? Eh, siyempre, Dok. Matagal ko na pinag-ipunan yun. Pwede niya Annalyn eh. Tsaka, pati kayo andito po. Luke is supposed to be here with his new girl. Nasaan ba siya? Ah, andito din si Dok Luke? Nasaan ba talaga siya, ha? Alam niyo, huwag niyo siyang itago. Huwag niyo na siyang pagtakpan. Kailangan ko malaman kung sino yung pinagpalit niya sa akin. Ah, di nga namin alam, Dok. Kasi pag alam naman namin, sasabihin naman sa'yo ni Dok Annalyn yan eh. Best friend mo yan eh. Di ba, Dok? Annalyn, I'm so sorry. Sobrang desperate ko na kasi talaga malaman kung sino yung pinalit niya sa akin. Sorry. Excuse me, Doc. Punta ko muna dun, ha? Kung okay pa yung reservation. Tumutong na ako. Ay, Regan, wait lang. Ito. Ano yan? Ang dinner niya na. Sorry sa abala. Ay, hindi na, Doc. Sige na, para makabawi ako sa inyo. Sige na. Okay na, Dok. Kapag-ipon naman ako eh. Kiss na ako, ah. Saan ako yun? Annalyn, sorry talaga. Kainis kasi. Kala ko may chance pa kami ni Lu. Kasi binigyan niya ako ng stethoscope, di ba? Paasa. Why would he play with my feelings? Huh? Bakit ba kasi na-fall out of love siya sa akin? Ano bang mali sa akin? Ano bang kulang sa akin? May kasalanan ba ako? So, hindi. Wala kang kasalanan. Tama. Wala nga akong kasalanan. Alam mo, kasalanan to ng babaeng yun eh. She did this while I was away. Oportunista siya, malandi siya. Sumanda talaga sa akin yung babaeng yun. Pag nakilala ko siya, nakulabot talaga siya sa akin. So, kapag ginawa mo yun, baka mas mag-push away mo lang si Doc Luke. Oh my gosh. You're right. I'm becoming like my mother. I even sound like her. Oh no, I don't wanna be like her. Sorry. Masasaktan ka lang kaya ka nagagalit at naiintindihan kita. Pero huwag mong hayaan na kainin ka ng galit mo. Be the bigger person. Thank you, Annalyn. That's exactly what I needed to hear. Oh, sige na. Bumalik ka na dun. Pumunta ka na kay Regan. Sorry ah, sinistorbo ka ta. Ikaw ah, kaya nagkikwento sa akin, may date ka pala. Oh, sige na. I want to throw a party for Annalyn. Who? Wait, party again? Zoe, eh saan ba tayo pupunta? Magsha-shopping tayo. Sagot ko na. Bakit? Birthday gift ko na sa'yo. Alam nyo, talagang matagal ko nang gustong bigyan si Annalyn ng parang debut. Kaya ngayon, natutuwa talaga ako kasi may experience na magka-debut. Do you really want to throw a party for Annalyn? Dad, I really want to do this for Annalyn because she's family.
She's my sister. I'm really glad na nagkaayos kayo. I hope someday, whatever happens, panghawakan niyo ang relationship niyo. Dok, yung hinihingi mong space kay Zoe, yun din yung space na hihingin ko sa'yo. Ano din? Dok,